MJ. Mukhang hindi ka pa kumakain. Alam mo, masama yan, lalo na now you need your strength. Ito, kainin mo to. I'm okay, Magala. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong linagay dyan. Sige na, kunin mo na. Salamat. Alam mo, I can just imagine how you feel. Yung takot at nasasaktan ka dahil alam mong nakidnap yung anak mo. So please, if there's any way na makatulong ako para mabawasan yung stress sa katawan mo, just tell me. I'm okay, Morgana. I'm serious, RJ. We're family. Just let me help you. Alam ko na paborito mo yung hinahagod yung likod mo para matanggal yung stress mo. Paano mo nalaman? Si Moira lang nakakaalam yan, ha? Kwento niya sa akin. Huwag na kasi maraming tanong. Just relax. Sige na. Lynette, don't tell me, nagseselos ka. Eh, dinala ko lang naman ng pagkain si RJ. Ako? Magseselos? Sa'yo? Hindi, Morgana. Really? Lynette, huwag mo kasi masyadong gwardyahan tong si RJ. May I remind you, you're not even married yet. Tama na yan, Morgana. Alam mo, iniisip ko, baka nga dapat hindi talaga kayo magpakasal ni RJ. Kasi isipin mo, katakot-takot ng malas ang inabot ng kasal nyo. Namatay si Doc Katie. Namatay si Doc Lyndon. Nasa ICU si Aling Susan. At si Annalyn, nawawala. Maybe it's the universe's way of telling you na may sumpa talaga yung kasal nyo. Tama na yan, Morgana. Hindi totoo yung sinasabi mo. Eh, totoo naman eh. At kapag may nangyari dyan kay Annalyn, kasalanan nyo. Dahil kayo ang nagdala ng malas sa buhay niya. Enjoy your coffee.